Bata pa lamang ay pangarap na talaga ni Amelia na maging isang doktor. Subalit sa kanilang bayan ay tanging nursing school lamang ang mayroon. Kaya naman, napagpasyahan niya na maging isang nurse. Balak niyang magtrabaho sa syudad at kapag nakaipon na siya ng sapat na pera ay muli siyang mag-aaral upang maging isang doktor. Determinado si Amelia na matupad ang kanyang pangarap. Kaya naman, nag-aral siyang mabuti at kumuha ng iba't ibang part-time job upang makaipon ng sapat na pera para sa kanyang pag-aaral. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na siya sa kolehiyo. Kaagad siyang nagtungo sa syudad upang doon mag-apply ng trabaho. Una niyang ginawa ay ang maghanap ng apartment na matutuluyan. Sa unang gabi niyang pananatili roon ay nahirapan siyang makatulog dahil sa ingay sa labas, lalo na sa tuwing daraan ng mga sasakyan at tren. Noon pa lamang ay parang gusto niya ng sumuko. Napaiyak tuloy siya ng maisip na malayong malayo ito sa ine-expect niyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa susunod na araw. Papaano siya magsisimula? Natatakot siya kung ano ang magiging buhay niya roon. Sa kabila nito ay nilakasan na lamang ni Amelia ang kanyang loob. Natanggap siya sa isang ospital kung saan karamihan sa kanilang mga pasyente ay nagpapagaling mula sa surgeries. Noong una ay nahirapan siyang bumiyahe, papunta at pauwi galing sa trabaho, lalo na tuwing rush hour. Pero sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti rin siyang nasasanay. Sinikap ni Amelia na i-budget ang kanyang sweldo nang sa gayon ay makaipon siya ng pera. Ngunit, hindi niya magawang makaipon dahil minsan ay kinukulang pa ang kanyang budget. Magbabayad siya ng renta, tubig, kuryente, pamasahe, pagkain at iba niya pang mga pangangailangan tulad ng toiletries at paminsan-minsang pagkain sa labas sa tuwing magkakayayaan ng kanyang mga katrabaho. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Tag-init na kaya inaasahan ni Amelia na baka kaunti lamang ang mga pasyente na madadala sa ospital. Hindi gaya noong tag-ulan na marami ang pasyente dahil sa aksidente dulot ng madulas na kalsada. Subalit nagkamali siya dahil makaraan lamang ang ilang araw ay halos sunod-sunod na pasyente ang dinadala roon dahil sa aksidente sa motor. Isang araw, isang gwapong pasyente na nagkangalang Simon ang dinala roon. Kabibili lang daw nito ng bagong motor at sinubukang imaneho ng sobrang bilis at dahil sa kayabangan ay sumemplang ito. Maswerte pa rin siya dahil ilang bali at mga sugat lamang ang kanyang tinamo. Kung hindi siya nakasuot ng helmet ay baka mas malala pa ang nangyari sa kanya. Unang kita pa lamang ni Amelia kay Simon ay nagkaroon na siya ng lihim na pagtingin sa binata na talaga namang nakaaapekto sa kanya pagdating sa trabaho. Sa tuwing bibisitahin niya si Simon ay nanginginig pa ang kanyang mga kamay at nabubulol sa pagsasalita. Noong una ay naiirita si Simon sa nurse pero hindi nagtagal ay na-appreciate niya ang kabutihan nito at pag-aalaga sa kanya. Napansin niya rin na maganda pala si Amelia, lalo na kapag nakangiti ito. Gwapo si Simon, masayahin at bukod sa lahat ay mayaman. Mayroon siyang sariling apartment, magagarang sasakyan at maraming pera. Kaya naman, maraming babae ang nagkakandarapa sa kanya. Noong mapansin ng nurse na si Lena na mayroong pagtingin si Amelia sa pasyente ay natawa lamang ito, sabay sabing, "Huwag ka nang umasa na magugustuhan ka ng milyonaryong pasyente. Siguradong ayaw niya sa chip na tulad mo." Napatungo na lamang si Amelia bago sumagot. "Hindi naman ako nag-iisip ng ganoon. Isa pa, hindi magtatagal ay madi-discharge na rin siya." Lingid sa kaalaman ni Amelia, si Simon pala ay mayroon na ding pagtingin sa kanya. Hindi maipagkakailang marami nang nakarelasyon ng binata, pero sa kabila nito ay gustong-gusto niya ang pagiging conservative at innocenting si Amelia. Makaraan ng ilang araw mula nang ma-discharge si Simon ay inakala ni Amelia na makakalimutan na siya nito. Subalit nagkamali siya dahil halos araw-araw ay dumadalaw pa rin ito sa ospital upang makita siya. Palaging nagte-text at tumatawag sa kanya upang yayaing makipag-date. Hindi nagtagal, nalaman ng mga nurse na si Amelia ay nililigawan ng mayamang lalaki. Marami ang naiinggit,
lalo na si Lena, na talaga namang nagngingit-ngit sa galit sa tuwing may dumarating na bulaklak at tsokolate para kay Amelia. Buti ka pa, sinuwerte dahil nakilala mo ang malaprinsipeng lalaki. Nakangiting wika ni Lena kay Amelia. Pero pagtalikod nito ay kung ano-anong chismis ang kanyang ikinakalat. Naiinis si Lena kung papaanong nagkagusto ang isang mayaman at gwapong lalaki sa tulad ni Amelia na probinsyana. Ipinakalat niya rin na si Amelia raw ay nakikipagrelasyon sa pasyente at kung ano-ano pang hindi magandang bagay. Dahilan upang pag-usapan si Amelia ng mga empleyado. Hindi nagtagal ay sinuspende siya ng ospital at tuluyan nang nawala ng trabaho. Nahihiya si Amelia na sabihin ang bagay na ito kay Simon. Kaya naman, naghanap siya ng ibang trabaho. Kaya lamang ay walang tumatanggap sa kanya. Mabuti na lamang at pumayag ang landlady sa apartment na late siyang makapagbayad ng renta ng isang buwan. Kaya lamang ay papaano niya ito mababayaran gayong wala naman siyang trabaho. Lumipas ang isang linggo ay napansin ni Simon na parang mayroong bumabagabag kay Amelia. At nang malaman niya ang dahilan ay lalo siyang na-inlove rito. Narealize niya na hindi mukhang pera si Amelia dahil hindi man lang ito nagsabi sa kanya o humingi ng tulong. Kaagad siyang nagpropose sa dalaga at walang pagdadalawang isip na pumayag si Amelia. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni Simon ay tumulong pa rin ang mga ito upang magkaroon sila ng maayos na kasal. Maging ang honeymoon nila sa ibang bansa ay ito na rin ang sumagot. Mula ng maikasal, binibigyan ni Simon ng pera si Amelia upang makapag-shopping ito at makabili ng mga gusto niya. Mga bagay na hindi niya nabibili noon. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay unti-unting bumabalik si Simon sa dati niyang bisyo. Ang pambababae. Palagi na siyang lumalabas at inuumaga kung umuwi. Niloloko niya si Amelia na walang ginawa kung hindi ang pagsilbihan siya at mahalin. Hindi naman magawang magtrabaho ni Amelia dahil napakaseloso ng kanyang asawa. Palagi niyang chinecheck ang mga messages at calls mula sa cellphone ni Amelia. Pinagbawalan niya rin itong makipag-usap sa kanyang mga kaibigan o lumabas kasama sila. Minsang nakausap ni Amelia ang kanyang ina ay tinanong siya nito kung okay lang ba ang lahat. Sumagot naman si Amelia at sinabing nasa maayos ang lahat kaya huwag na itong mag-alala pa. Lumipas pa ang mga buwan ay huminto na si Simon ng pagbibigay ng pera sa kanyang asawa. Tanging para sa grocery at pambayad na lamang sa bills ang ibinibigay nito. Minsang binanggit ni Amelia ang tungkol sa muling pagtatrabaho ay nagalit lamang ito at sinabing, "Gusto mo ba talaga akong ipahiya sa mga kaibigan at business partner ko? Hindi ka magtatrabaho, dito ka lang sa bahay." Halos pasigaw na sabi ni Simon bago padabog na lumabas ng bahay. Napaiyak na lamang si Amelia. Pakiramdam niya ay nakakulong siya sa bahay na iyon. Wala siyang mapagsabihan tungkol sa kanyang sitwasyon. Kahit pa sa sarili niyang mga magulang dahil ayaw niyang mag-alala pa ang mga ito. Mabuti na lamang at mayroon siyang isang kaibigan, si Norma, ang tanging naging kaibigan niya noong nagtatrabaho pa siya sa ospital. Kaya lamang, minsan lamang sila makapag-usap dahil nakamonitor kay Simon kung sino ang kanyang mga tinatawagan. Isang araw, umuwi si Simon na wala sa mood at mukhang may pinoproblema ito. Nagkulong ito sa kabilang kwarto at nang lumabas ay lango na sa alak. Tinanong siya ni Amelia kung saan siya pupunta, ngunit dire-diretso lamang itong naglakad papalabas ng pinto. Sinubukan siyang tawagan ni Amelia sa nakalipas na 2 araw, subalit hindi ito sumasagot. Hindi mapakali si Amelia kung ano ba ang nangyari sa kanyang asawa, pero nasagot ang lahat ng kanyang mga tanong nang matanggap ang tawag mula kay Norma. "Amelia, kumusta ka na? Okay ka lang ba?" "Okay lang naman ako. Bakit mo naitanong?" "Hindi mo pa alam? Si Simon at si Lena umalis at balita ko'y nagbakasyon sila ng magkasama." Napatulala si Amelia sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na magagawa iyon ni Simon sa kanya. Pero sa kabila nito ay pinakalma niya ang sarili.
wala siyang sapat na ebidensya upang akusahan ng asawa. At para mapatunayan ito ay humingi siya ng tulong kay Norma. Nakaisip sila ng ideya kung saan maglalagay sila ng hidden camera sa sasakyan ni Simon. Magpapatulong rin sila sa ilang kakilala upang kuhaan ng litrato si Lena at Simon habang magkasama ito. Lumipas ang dalawang araw, bumalik si Simon ng bahay na parang walang nangyari. Natulog ito kaagad at maagang umalis. Kinabukasan, sinubukan siyang tanungin ni Amelia kung saan siya nanggaling, pero umiwas lamang si Simon. Makaraan ng dalawang linggo, nagpaalam si Simon na mayroon siyang business trip. Ito na rin ang pagkakataon ni Norma at Amelia upang maisagawa ang kanilang mga plano. Isang araw, bago umalis si Simon, ay palihim na bumisita si Norma upang ibigay kay Amelia ang hidden camera. Ang gagawin niya lamang ay ilalagay iyon sa kotse ni Simon kung saan hindi niya ito mapapansin. Habang ang isa pang camera na mukhang ballpen ay ilalagay niya naman sa mga gamit at dokumento na dadalhin nito. Makaraan ang dalawang oras mula nang makaalis si Simon, binuksan ni Amelia ang kanyang laptop. At mula roon, kitang-kita niya nakasama ni Simon sa kotse si Lena. Nagtatawanan pa ang dalawa at paminsan-minsay hinahalikan ng isa't isa. Kahit alam na ni Amelia na mangyayari ang bagay na ito ay hindi niya pa rin napigilan ang mapaiyak dahil sa sakit. Sinunod niya ang lahat ng gusto ni Simon. Minahal niya ito at nagpakamartir. Tumigil siya sa pagtatrabaho at parang preso na nakakulong sa bahay na iyon. Habang ang asawa niya pala ay nambababae lamang sa halip na ina at tupag ang negosyo. Kaagad niyang tinawagan si Norma upang ipaalam kung nasaan si Simon. Nakiusap rin siya rito na kuhaan ng larawan ang dalawa habang naghahalikan para hindi na ito makatanggi pa. Noong araw ding iyon ay inimpake ni Amelia ang kanyang mga gamit. Dahil wala siyang kapera-pera kaya isinanla niya ang mga alahas na inaregalo sa kanya ni Simon noon, maging ang engagement at wedding ring. Matapos noon ay inasikaso niya ang divorce papers at pinirmahan iyon. Ipinato niya sa mesa ang dokumento, maging ang mga larawan ni Simon at ng kabit nito. Bago umalis, dala ang kanyang mga gamit. Nagpakalayo-layo si Amelia sa lugar na iyon upang makamove on. Muli siyang nagtrabaho bilang nurse at sinikap na makabangong muli mula sa nangyaring kabiguan. Sa bagong ospital ay nakilala niya ang mga taong mapabait at may malasakit. Isa nga sa mga ito ay si Dr. Smith. Isa nga sa mga ito ay si Dr. Smith. 35 years old na pero mukhang nasa 20s pa lang ito dahil batang-bata ang kanyang itsura. Bukod sa pagiging magaling at respetadong doktor ay mabait din siyang kaibigan. Tinutulungan niya si Amelia at hinihikayat ito na muling mag-aral upang maging isang ganap na doktor. Isang bagay na matagal niya nang pinapangarap. Sakto naman na nagkaroon din ng programa ang ospital kung saan mag-e-sponsor sila ng mga nurse na gustong maging doktor kapalit ang ilang kondisyon. Mayroong study now, pay later at pagsiservisyo sa ospital sa loob ng 10 taon o hanggang mabayaran nila ang nagastos para sa pag-aaral. Total, masaya si Amelia sa bago niyang buhay at wala naman siyang balak na iwanan iyon kaya napagpasyahan niyang i-grab ang opportunity na muling mag-aral. Nakasuporta naman sa kanya si Dr. Smith na noon ay kanya ng kasintahan. Lumipas ang 7 taon. Noong mga panahong iyon ay kasal na si Amelia at Dr. Smith. Balak nilang mag-asawa na magpatayo ng sariling klinik. Total ay licensed doctor na si Amelia. Isang araw, habang nagbabakasyon si Simon sa resort ay aksidente niyang nakita si Amelia. Naglalakad ito habang hawak ang kamay ng isang gwapong lalaki at batang babae. "Kilala mo ba sila?" tanong ng babaeng kasama ni Simon. "Napapanood ko sila sa social media. Grabe ang ganda ng bahay nila at saka mukhang masaya ang kanilang pamilya. Hindi tulad natin. Wala ka ng negosyo at sa edad mo ay nakaasa ka pa rin sa mga magulang mo. Papaano na lang kung wala na sila?" wika pa nito. Hindi naman magawang mga tuwira ni Simon dahil totoo naman iyon. Pinagmasdan niya lamang si Amelia. Napatingin rin ito sa kanya pero sa halip na galit ay matamis na ngiti ang ibinigay nito.
Walang kahit na anong galit si Amelia para kay Simon. Sa totoo lang ay napakalaki pa ng pasasalamat niya rito. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.